Kwentuhan muna tayo. Isa ba kayo sa mga na-LSS o na last song syndrome sa mga kanta niyang kagaya ng Pagdating ng Panahon? At anong nangyari sa ating dalawa? For sure, marami po ang nakaka-relate dyan. Kaya naman this coming October 15, in celebration po ng kanyang kaarawan at ika-35 years niya sa show business, ay back on stage na siya para sa kanyang Becoming Ice, the 35th anniversary concert. Mula nga po sa pagiging child star, magaling na singer at pagiging direktor. Kaabang-abang po ang mga mangyayari sa kanyang nalalapit na concert at para kwentuhan po tayo sa kanyang paghahanda. Let's all welcome Ice Siguera. Magandang morning, Ice, and welcome to Sakto. Magandang morning. Magandang morning, Lola. Lola, apo, kamusta? I miss you. I miss you too. Ay, miss you too. Lagi lang kitang sinusundan sa Instagram. Nakikita mo ba mga comments ko doon? Yes. At eto talaga, 35 years? Ay, ako yes, 30 years lang sa industriya. Ba't ikaw 35? Charot. Kasi nagsimula akong beauty queen, Lola. Oh, I know, diba? At nasubaybayan naming lahat yon, yung pagsisimula mo bilang child star. Ano ba yung memories na talagang masasabi mong unforgettable sa loob ng 35 years? Kasi sa Instagram, nakikita ko pinopost mo yung iba. Oo, nakakatuwa kasi na nakakuha ko ng mga clips ko nung bata ako, no? Yes. Siguro ang mga memories hindi ko malilimutan nung bata ako, yun, nung naging part ako nung noontime show na yun. Yes. And of course, kasi alam naman natin that being part of it, it wasn't just a show for me. Parang siyang family talaga. Oo naman. So, masaya lang ako na talagang naging parte ako nun. And of course, yung Okay Ka Fairy ko, diba? Ang tagal din nun. Yes. Siguro yun, ang pinaka hindi ko makakalimutan are the relationships na nabuo. Hindi lang panandalian pero pang matagal. True. Totoo naman yan talaga. At kahit nga tayo noon, pag nagsushooting tayo ng pelikula, di ba? Maraming mga ganap sa set. Nakakatuwa yung kumakain tayo lahat together, di ba? Yes. Yan talaga yung mga masasabi mong mga memories na babaunin mo hanggang sa pagtanda mo, di ba? Eh yun, sa tatlong dekada mo sa showbiz, may point ba dun sa career mo na parang inisip mo na, ay, ayoko na, gusto ko munang tumigil or magpahinga, parang ganon? Oh yeah. This was during the time na yung awkward stage na tinatawag natin, no? Oo. For us sa mga child actors, kasi ito yung part na sa buhay namin na ito na yung hindi ka na cute, alam mo. Hindi mo na mabase sa pagiging cute yung affection ng mga tao sa iyo, iganga. And that was the time na parang sabi ko ayoko na, kasi parang hindi na ako gusto eh. Ng mga tao. So parang ba't ko ipipilit pa? Parang ganun. Oo. And finally, after nyan, parang na-rediscover mo yung talent mo sa singing. Diba? Tapos talagang lahat ng mga bars noon, walang ibang papanoorin kundi si Ice. Talaga yung mga acoustic nung nauso, diba? Tapos sa ASAP, inaabangan kayo. Opo. Kasi hindi ko talaga inakala magiging singer ako eh. Dahil it was never a dream of mine to become a singer. I didn't even know na I had the voice. Oh. Alam mo yun, to be a singer. So, it's a beautiful surprise. Yes. And lahat ng tao nga nagsasabi na iba pag si Ice ang kumanta, iba yung puso, iba yung... Kasi di ba importante yun pag kumakanta ka na hindi mo lang basta kinakanta, pero talagang pag ikaw daw ang kumakanta, ramdam na ramdam nila yung sakit, lalo na pag kinanta mo yung anong nangyari sa ating dalawa, di ba? Parang talagang papakinggan mo pa lang yung boses mo, talagang maiiyak ka na eh. Siguro nakatulong talaga yung pagiging artista ko din. Uh-huh. Kasi di ba, syempre tayo as actors, when we read our script, you really have to understand the words that you say. Yes. At hindi mo lang basta intindihin, pero lalagyan mo siya ng kaakibat na emosyon. Uh-huh. So siguro nakatulong talaga sa akin. Yeah. Mm-hmm. At ngayon nga, natutuwa rin ako dahil meron na namang beautiful surprise sa buhay mo, yung pagiging director naman. Di ba, kwento mo nga kay Lola, paano ka ba nahilig sa pagdidirect naman? Yan siguro sa lahat ng mga naging naging art na pinasuka ko, from acting to singing, ito yung pinangarap ko. I really wanted to be a director. So back in 2016, naging plano na namin yun ng asawa ko na
we know since she's an actress and she also writes kasi scripts eh. So para sabi ko, tara love, you know, let's do something together. Ganyan. So pumasok kami sa Mowel Fund. Mm-mm. Yeah, pumasok kami sa Mowel Fund. Tapos tara, plano namin yun. Kasi yun nga, we both entered government service. So naantala siya. Mm-mm. Pero hindi napigil yung dream na yun. And I'm just happy that ito, I'm starting to get projects and nakikilala na rin ako bilang isang director. So, yun, I really enjoy doing it. Sobrang enjoy na enjoy ako sa pag-direct. Oo, at ngayon nga, from yung pinasikat mo talagang duck walk na nauso noon, na ginawa ng lahat ng tao, wala yatang batang hindi lumaki na, hindi na dumaan doon at ginawa yon. Ngayon eh, papunta na tayo sa hataw na. Ano bang paghahandang ginagawa mo para sa iyong concert? Medyo maraming preparation tong concert na to, Lola, kasi ano siya eh, it's a mixture of not just songs, but it's putting in also the documentary feel of, you know, mo. When it comes to the videos of telling the story of Becoming Ice. Kasi 35 years, it's such a, my 35 years basically, hindi lang sa career ko, but in my personal life, there had been so many transitions, so many things that I've done. Na it's also a journey for us na, na dapat ilagay namin na maayos para maayos namin makwento sa mga tao. Parang ganun. Kaya ngayon ang tanong ng lahat eh, ilan taon na ba si Ice? Parang tinatanong nila lahat, ilan taon ka na ba? I just turned 39. Oh, kita mo. Pero batang-bata pa rin ang kanyang itsura. Diba? Kasi ang height ko, batang-bata pa rin. Oo. Manang-mana ka kay Lola. Hindi tumatanda. Diba? Yes. Ikaw ba ang magdedirect din ng iyong concert? Yes. Ako rin po ang magdedirect ng concert. I'm just happy that, you know, my wife Liza, talagang sobra rin yung support niya. Kami pareho pinagtatrabuhan namin together to. Mm-mm. Yeah. At syempre, advice mo naman, dun muna sa mga gustong pumasok din sa industriya, yung mga young artists, yung mga singers, para talagang ano ba yung sikreto ng pagtagal sa industriya? I don't think it's a secret. It's siguro, masasabi ko lang is, this is not an industry. Industry na napakadali. Mm-hmm. Alam nating lahat yan, no? Yeah. And it's sometimes, especially nowadays, it's easy to make it, to break out. Yeah. It's easy to get in the industry. But to survive it, that's another story. Masasabi ko lang siguro ng tip ay, kung ano man yung craft na napili mo, you cannot stop from getting better. You have to get better at it. Mm-hmm. Hindi ka lang pwedeng one-trick pony. Alam mo yun. Dapat alam, marami kang alam gawin. Yes. Kasi kung isa lang ipapakita mo sa mga tao, of course, sa simula, gusto nila, but pag paulit-ulit na nakikita yun, magsasawa sila sa'yo. Mm-mm. And number two, this is a very small industry. And this is a relationship-based industry. Yeah. It's very important that tratuhin mo ng may respeto ang bawat isa na nandito, kahit siya pa yung CEO or kahit utility. Walang pagbabago dapat yun. Treat them with respect, matuto kang makipag kapwa tao at makisama. Yun lang. I think yun lang yung dalawang yun talaga. Oo, mga importanteng factor talaga na dapat tandaan at i-consider ng mga gustong pumasok sa industriya na to. Ice, please invite ang ating mga viewers na manood sa iyong concert. At ako ay excited na para sa iyo at sana'y makanood nga rin ako. Papadala mo bang ticket si Lola? Ay, diniretso na talaga. Joke lang. Tignan natin, malay mo, Lola. Sige. Powers. Okay. So, ini-invite ko po lahat ng nanonood ngayon sa atin to please watch my concert. It's my 35th anniversary concert entitled Becoming Ice. So, this is a very special concert for me. It's going to be on October 15, guys. October 15, pasensya na po, bagong gising ako. October 15 at the Theater at Soler. Yes, so you can get your tickets at Ticket World. You can call them at 8891-9999 or you can go online and basically buy your ticket there. So this show is brought to you by Fire and Ice Media and Productions and Nathan Studios in partnership with Katinko. So yun po, Becoming Ice, October 15
the Theater at Soler, 8 p.m. See you there. Magkita-kita po tayo dyan, mga kasakto, sa concert na yan ni Ice. Again, I'm very happy for you, Apo, and congratulations, and I hope to see you soon ng face-to-face, ha? Yes, Lola. See you. See you. Mag-iingat. Maraming salamat. Yan po, mga kapamilya, si Ice Segura sa kanyang concert sa October 15.